30 Agosto, 22 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ipinaalam ni Jesucristo sa kanyang mga alagad na kailangan siyang pumunta sa Jerusalem. Pahirapan siya ng mga matatanda, ng mga Hudyo, ng mga punong pari at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon sa 3rd araw. Dinala naman siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan, "Huwag sana, Panginoon, hindi ito pwede." Ngunit hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi sa kanya, "Sa likod ko, Satanas, at baka mo pa ako tisurin. Hindi sa Diyos galing ang iyong iniisip, kundi mula sa tao." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung may ibig sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na maligtas ng kanyang sarili ay mawawalan nito. Ngunit ang naghahangad na mawalan nito ang makakatagpo nito. Ano ang pakinabang ng tao, tubuin man niya ang buong daigdig kung sarili naman niya ang mawala? Ano ang maipagpapalit ng tao sa kanyang sarili? Darating ang anak ng tao, taglay ang kaluwalhatian ng kanyang ama at kasama rin ang kanyang mga banal na anghel. At doon niya gagantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pagpasa ng krus ng may pagtalima at tuwa. Sa matandang tipan, tinawag ng Diyos ang 20 taong gulang na si Jeremias para maging propeta sa Huda. Bahagi ng kanyang misyon ang pangaralan sila sa kanilang mali at masamang pamumuhay at balaan sila sa hatol ng Diyos. Sadyang mahirap ang misyong ito para kay Jeremias sapagkat sa kanyang panahon karaniwang nakikinig lamang ang mga tao sa katalinuhan ng mga nakatatanda. Bukod dito, si Jeremias ay may kakulangan o may tuturing na kapintasan sa pagsasalita. At higit sa lahat, hindi kanais-nais ang kanyang mensahe. Walang sino man ang nais mapangaralan na kailangan siyang magbagong buhay. Nang hindi dumating ang hatol ng Diyos laban sa Huda, nilait at inilapusta nila si Jeremias. Inakusahan siya ng pagtataksil sa bayan at naging marahas ang mga tao laban sa batang propeta. Ang unang pagbasa ay tungkol sa pakikipag-usap ni Jeremias sa kanyang sarili at ng pakikipagtunggali niya sa kanyang budhi. Binuksan niya ang kanyang puso sa Panginoon at pinagsisihan niya na tinawag siya ng Diyos para maging kanyang tagapagsalita. Naisputulin ni Jeremias ang anumang ugnayang mayroon siya sa Diyos. Ngunit napagtanto niya na imposible itong mangyari dahil ang Diyos ay sadyang naging tunay at buhay na bahagi ng kanyang buong buhay at pagkatao. Ang batang propetang ito ay tinitingnan na kawangis ni Jesucristo. Katulad ni Jeremias, si Jesus ay isinugo rin ng Diyos para ipahayag ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Hindi rin tatanggapin ni Jesus ng mga matatanda ng bayan at mga pinuno ng relihiyon. Magiging isang malaking hamon para sa kanya ang nalalapit niyang pagkamatay sa krus. Sina Jeremias at Jesus, ang propeta at ang tagapagligtas, ay kapwa magtatagumpay sa mga pagsubok at nananatiling tapat sa kanilang misyon hanggang huli. Nang maging malinaw na para kay Jesus ang sasapitin niyang pagkamatay sa krus, nagsalita siya sa kanyang mga tagasunod tungkol sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Kung ibig nilang maging tunay na tagasunod, kailangang handa rin silang tumahak sa Via Dolorosa, sa daan ng paghihirap. Pinigilan ni Pedro si Jesus. Ipinahayag ni Pedro ang kanyang katapatan kay Jesus at tiniyak nito ang kanyang pagtatanggol. Sa sandaling iyon, hindi si Pedro ang nakita ni Jesus sa kanyang harapan, kundi si Satanas. Naglalagay ng balakid ang demonyo sa Via Dolorosa.
tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod ng katapatan sa Diyos sa paraan ng pagdurusa at pagpapakasakit, samantalang inaalok naman ni Satanas ang isang madali at marangyang buhay. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, "Huwag kayong pahubog sa daigdig na ito. Ang pagbabagong loob ang magbabagong anyo sa inyo. Kaya malalaman ninyo ang kagustuhan ng Diyos at kung ano ang mabuti, ang buo at ganap at kalugod-lugod sa Kanya." Makatotohanan si Jesus sa pagharap sa kasamaan sa daigdig, sinikap niyang mapabuti ang buhay ng mga taong naghihirap sa pagtulong sa kanila. Samantala, itinuturo rin niya na bawat karanasan ng pagdurusa at kamatayan ay laging hahantong sa bagong buhay kapag dinadala natin ang ating mga pasanin na may pagtalima sa Diyos at may masayang kalooban.